Meron pa ho kayong isang, hindi ko alam kung interview o ni-record lang talaga, gaya na nabanggit nyo. Yung sabi nyo, yung ibang mga tao na hindi namumuhay within their means, may yung bang squatter, may hila-hilang ass. Tuwan-tuwa ako dun eh. Hindi, ganito yan. Kinukwento ko dun sa mga kaibigan ko kasi. Sabi ko, pare, kailangan tayo, simple lang ang buhay natin. We live within our means. E tingnan mo yung mga ibang tao dyan. Oh, nakatira na nga sa barong-barong. Nakatira na lang kung saan. Naka-signature na damit. Naka-signature na bag. Eh, may aso pang maliit. Ah, mag-aaway na kami nun. Ah, ganun po. Ay, hindi ako kahit sa mga anak ninyo. Tinutukoy ko to especially sa mga anak ko. I do not allow them to be going around na magyabang na kung ano-anong sinusuot at kung ano-anong dinadala. Mm-hmm. Ngayon, nagpa-interview ako, kailangan daw naka-relo ako, kaya naka-stainless akong relo. Pero usually, hindi ako nagre-relo. Sabi nila, baka daw overacting na wala man lang daw ako relo. Tsaka nagbihis pa ako, dapat round neck t-shirt nga lang ang suot ko eh. Pero ito pong binanggit sa mga, tinuro nyo sa kanila yung mula na maliliit pa sila. Of course. Hindi siya madali eh, no? Kailangan tinuturo sa mga bata na matuto ng simpleng buhay. Yung anak kong bunso, si Jacob, kagagraduate ng college, pinadala ko sa probinsya, sa Pangasinan, sa planta. Sabi ko, diyan ka magtatrabaho araw-araw, diyan ka matutulog, kasama mo kakain ng lunch at dinner yung lahat ng empleyado. Huwag ka makakain-kain sa labas ng McDo o kung ano-ano, ha? Dahil you are going to as if show them na hindi mo sila kapareho. Kailangan habang nandiyan ka, kasama mo sila. Kung ano yung kinakain nila, kung ano yung ginagawa nila, pareho lang kayo. At yung bihis mo, kailangan simpleng damit, t-shirt, at kung ano yung uniform doon, yun din ang susuotin mo. Ganun ang suot ni Loco ngayon doon. Ano po yung kwento niya tungkol siya? Happy siya? Hindi, lahat ng anak ko, ganun ko pinalaki. Yung anak kong panganay si Paul, nung siya ay elementary, pinapadala ko yan doon sa talyer ni Mr. Kawangko. Pinapasamahan ko yan sa mga mekaniko niya. Every summer, nandun siya. Doon siya sumasabay kumakain ng tanghalian. Doon nasanay siya. Ang tawag niya sa mga mekaniko, kuya. Ang tawag niya sa mga tubero at electrician, kuya. Ay, lumaki na maayos. Hindi ko po problemahin yun. Pare, kung pinalaki mo yung mga anak mo malalaking ulo, baka makipagsunto ka sa security guard sa kalye yun. Opo. Pero pag pinalaki mo ng simpleng tao, ay, pare, hahaba na buhay nun. Opo. Ibig sabihin nun, lumaki yun ng simpleng tao. At kailangan yung kumain kung ano yung kinakain ng mga tao. Ano po pakiramdam nyo na yung mga anak ninyo ganun? Ganun makitungo sa kapwa? Hindi sila lalaki ng ganun. Kailangan tayo magsabi sa kanila, ganun lang kayo. So mula pa sa pagkaba, hindi, mabuti maunawaan to, lalo na ng mga bagong magulang pa lang. Ano po? Na habang maliliit pa yung mga anak, imulat na dun sa ganung klase ng mindset. At huwag nyo bibigyan ng malaking baon. Huwag nyo rin bibigyan ng baon. Kailangan magdala sila ng pagkain. Yun ang baon nila sa eskwela. Huwag yung pupunta sa eskwela at kung ano-ano binibili. Pinalaki ko sila na nagmayroon silang laging baon papuntang eskwela. Yun ang kakainin nila. At wala silang bibiling kung ano-ano kalokohan at buruloy. Para mas matuto. Opo. Otherwise, pare, later on, hindi mo na makakausap yun. Mas mayabang pa kaya sa atin yun. Opo. So, at matututo rin silang ma-appreciate yung mga maliliit na bagay po eh, no? Lahat ng anak ko, ang tawag sa katulong namin sa bahay, ate. Ang tawag sa lahat ng kasama namin sa bahay, driver or mekaniko, kuya. That's how I brought them up. Opo. Sir, ang sarap sa pakiramdam nung bilang magulang, ano?